Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Babaero Kong Lolo. Napailing na lamang ang binatang si Patrick nang maabot ang iba na naman ang babaeng nasa kanilang bahay. Sobrang stress na ng binata dahil sa pagiging babaero ng kanyang Lolo Abong. Hindi na niya malaman kung ano ang gagawin sa matanda dahil kahit na anong paalala niya ay hindi naman ito nakikinig. Ay nako, si Lolo talaga. Nangatin na naman ang hotdog. Diyos ko naman. Sabi ni Patrick at naglakad na rin siya papasok sa kanilang bahay. Napalingon sa kanya ang babae at ang kanyang lolo. Nagawa pang umiti ng babae kay Patrick na parang kinaakit siya nito. Ngunit hindi na lamang niya yung pinansin. Sanay na siya sa mga ganoong eksena. Madalas kasi siyang matipuhan ng mga babae ng kanyang lolo. May kagandahang lalaki rin naman kasi si Patrick. Kamukhang kamukha niya ang lolong si Abong noong kabataan. Nandiyan ka na pala po. Ay, siya nga pala. Ito si Magda. Isang kaibigan na nakilala ko lang sa sabungan kanina hapon. Malapad ang ngiti ng matanda at nakalitaw pa ang naninilaw nitong ngipin. Hindi ako itulo. Imagination mo lang itong nakatayo sa harapan mo. Piloso pong sagot ng binata. Natawa ang matanda at ang babae. Gusto ko ito nga po mo. Funny, eh? Wika ng babaeng si Magda. Ganyan talaga mga kadugo ko. Mga gwapo na eh, palabiro pa. Nagmamalaki namang sabi ni Abong. Sige na lo. Papahinga lang po ako. Daming ginawa sa school eh, kaya ginabi. Wika ng binata. Ngumiti na lang din siya sa matanda. Pumasok na lamang si Patrick sa kanyang silid. Hindi niya na kinontra pa si Abong gaya ng dati. Magbubulag-bulaga na lang siya sa mga nangyayari. Matagal nang wala ang lola ni Patrick kung kaya't kung ano-ano na lang ang ginagawa ng kanyang lolo sa buhay. Ang sabi sa kanya ng lolong si Abong, sumama daw ang kanyang lola sa isang pangit at wala namang kapera-perang lalaki. Malakas nga ang hinala na matanda na ginayuma ang kanyang asawa. Napaka-imposible naman daw kasi na ipagpalit si Abong na gwapo na at may pera sa isang hampas lupang pangit. Hindi matanggap yon ng kanyang lolo. Kaya para malibang na lamang sa buhay, ng babae na lang ang matanda. Kung sino-sinong babae na lang ang ginagalaw nito, madalas ay mas bata pa kay Patrick. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Masyado na siyang stress sa school kaya ayaw na sana niyang madagdagan pa yon. Binuksan na lamang niya ang kanyang cellphone at bumungad sa kanyang social media account ang isang magandang babae, si Rose. Kalugar lang din nila ang babaeng yon. Sa pagkakaalam ni Patrick ay mas matanda lang ang babae sa kanya. Nagtatrabaho na kasi yon habang siya ay nasa kolehiyo pa lamang. Totoong maganda ang babae. Napaka-natural ni Rose. Kahit sa ang anggulo ng itsura nito, walang makikita ang kapintasan. Hindi naman yun mayaman. Sadyang may lahi lang talaga ang dugo nito. Bagay na mas lalong nakakapagpahumaling sa kalalakihan. Isa na si Patrick sa nagnanasa at nagpapanta siya kay Rose. Sa tuwing makikita niya ang mukha ng babae, kahit na sa social media lang ay nawawala na agad ang pagod niya. Pero siyempre, hindi rin pwedeng hindi pagnasaan ng kanyang lolo Abong ang dalagang si Rose. Hindi pa huhuli ang matanda. Sa katunayan, naghihintay na nga lang si Abong na may lumabas na iskandal ng babae. May usap-usapan kasi na si Rose ay dating pinagkakakitaan ang sariling katawan. Ang ganda talaga nitong si Rose. Sarap kurutin ang puwet. Napapangiti na lang na sabi ni Patrick.
Habang pinagmamasdan ng maraming larawan ng babae, ay biglang lumitaw ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan. Hey! Nakakasakit ang mukha nitong si JB, oh. Dismayadong sinagot ng binata ang tawag. Hello? Oh, ano bang problema mo? Kagagaling ko lang sa school eh, tumatawag ka na kagad. Inis na sabi ni Patrick. Narinig niya ang paulit-ulit na pagsinghot. Kumalma si Patrick at naupo sa kama. Kapag ganitong umiiyak si JB ay alam niyang problema na naman sa pag-ibig ang iniiyak nito. Pwede ba tayong magkita? Libre ka ba? Pautal-utal na sabi ni JB. Okay lang naman. Nakapagpahinga naman ako. Saan ba? Eh, sa park. Okay, sige. Papunta na. Pinatay na ni Patrick ang tawag at nagmamadaling magbihis. Tamang-tama, gutom na siya. Magpapalibre na lang siya sa kaibigan kesa magastos niya pa ang perang binigay ng kanyang lolo para sana sa panghapunan niya rin. Lumabas ng bahay ang binata nang hindi man lang pinapansin ng kanyang lolo sa sala. Pagdating niya sa park ay naabutan niya si JB na umiiyak. Hagulgol ang binata na parang isang musmos na iniwan ng nanay. Para kang tanga. Maayos ka nga. May supon ka pa oh. Huwag kang umiyak dyan. Nakakaya sa mga dumadaan oh. Saway ni Patrick sa kaibigan. Huminga ng malalim si JB. Buong akala ni Patrick ay sisimulan na nito ang kwento. Ngunit bigla lang itong humagulgol ng malakas. Lalong nairita si Patrick noong mga sandaling yon. Kaya nabatukan na niya si JB. Uy! Parang ano naman to? Tumahimik ka na nga. Ito na. Patahimik na. Eh, iyak ka ng iyak eh. Di muna magkwento. Umayos na ng upo si JB at pinunasan muna ang nabasang pisngi. Ano ba talaga nangyari? Iwalay na naman ba kayo ni Jenica? Tanong ni Patrick. Oo, pero bro, this time ayaw na talaga niya eh. Ayaw na niya makipagbalikan kasi ano eh, kasi may iba na siya. Mas gwapo. Humagulgol na naman si JB. Ayan naman kasi yung sinasabi ko sa iyo eh. Una pa lang, alam ko nang hindi ka talaga mahal niyan. Pinipirahan ka lang niyan. Pagkakita ko pa lang sa mukha ni Jenica eh, kahit maganda siya, ramdam ko na kaagad na walang matinong ginagawa yun sa buhay. Ikaw lang naman tong si Tanga, basta lang makapatol. Palibasa, gustong maka-score eh. Lalong naiyak si JB sa mga sinabi ni Patrick. Eh, anong gagawin ko? Edi, hayaan mo na siya sa iba. Humanap na lang ng babae na mas matino. Yung hindi niya sasayangin yung pagiging tanga mo. Sabi ni Patrick, sabay tapik sa balikat ni JB. Sandaling na nahimik si JB na parang mayroong iniisip. Uy, ano ba? Nakikinig ka ba? Eh Patrick, may naisip na akong paraan. Parang siraulong sumilay ang ngiti sa mukha ng binata. O ano na naman yan? Tanong ni Patrick na salubong na ang kilay. Gagamit ako ng gayuma bro. Oo, tama, gayuma. Para bumalik sa akin si Jenica. Gayuma ang sagot. Biglang napuno ng pag-asa ang aura ni JB. Muling nakatanggap ng batok si JB mula kay Patrick. Para kasi kay Patrick ay malaking kabaliwan ang iniisip ng kaibigan. Bukod kasi sa alam nitong hindi naman totoo ang gayuma, pagsasayang lang din ng oras ang gustong gawin ni JB. Ano ka ba? Sira ba bungo mo? Umaluwag na tornilyo ng utak mo? Anong gayumang pinagsasasabi mo eh hindi naman yan totoo? Panahon pa ng mga sinaunang tao yung sinasabi mo eh. Ano ka ba? Moderno na ngayon. Pambira ka oh. Nisip ka na nga lang na ibang paraan para tulungan pa kita. Saad ni Patrick. Tumayo si JB at tumarap sa kausap. Bro, totoong gayuma, promise.
ginawa yun ng pinsan kong pangit. Kita mo, ngayon, asawa na niya yung muse ng school nila dati. Totoo yun. Sabi ni JB na may kasama pang aksyon ng pagkwento. Oh, sige. Sabihin na natin na totoo nga yung gayuma. Eh, saan ka naman kukuha ng ganyan? Patrick, ano ka ba naman? Taga Maynila ka, hindi mo alam na maraming gayuma sa Quiapo. Siguro, dati kang bobo, no? Ano? Sa Quiapo? Maraming tindang gayuma? Oo nga. Naalala ko, nung nakaraan, nakita ko si Lolo Abong mo, nagtatanong-tanong kung magkano yung gayuma. Si Lolo Abong? Bibili ng gayuma? Pagtatakang wika ni Patrick. Iniisip niya kung bakit gagamit ng ganoon ng kanyang lolo eh lahat naman ng babaeng gusto nito ay naiuuwi niya sa bahay. Eh, hindi ko lang alam kung bumili siya o hindi ah. Umalis na kasi ako nun eh. Basta, totoo ang epekto ng gayuma. Kasi kung hindi, bakit interesadong lolo mo ron? Hindi nakapagsalita si Patrick. Nahihiwagaan siya kung ano ang binabalak ng kanyang lolo. Basta, samahan mo na lang ako sa Linggo. Total, sem break naman natin eh. Punta tayo sa Quiapo, bro. Libre naman kita eh, kaya sama ka na. Pinagkikikis-kis pa ni JB ang magkabilang palad sa sobrang pagkasabi. Maya-maya lamang ay kumain na muna sila sa malapit na food chain doon. Tuwang-tuwa si Patrick dahil lahat ng order nito ay nabili ni JB. Mapera kasi si JB at talaga namang hindi nagugutom si Patrick kapag ito ang kasama niya. Ano? Next week ah, Quiapo ah? Sabi ni JB pagkalabas nila ng kainan. Seryoso ka talaga? Napangisi si Patrick. Eh wala namang masama kung susubukan eh. Malay mo, gumana. Eh di, babalik na sa akin si Jenica. Magiging masaya na ulit ako. Ramdam ni Patrick ang kakaibang ligaya sa mga mata ni JB. Kaya noong mga sandaling yun ay hindi na niya kinontra pa ang kaibigan. Pag-uwi ni Patrick sa kanilang bahay ay wala na ang babae ng matandang si Abong. Naiwan ang kanyang lolo doon na tahimik na nagbabasa ng bold na magazine. Kahit nanlalabi na ang mga mata ay tutok na tutok pa rin ito. Umupo si Patrick sa dulo ng sofa. Sa bandang paana na matanda. Lo? Tawag ni Patrick. Ah! Tugon naman na matanda nang hindi man lang lumilingon. Eh, sabi ng kaibigan ko, nakita ka raw niya sa Quiapo nung nakaraan. Eh, Lo, magtapat ka nga sa akin. Bumili ka ba ng gayuma? Tanong niya sa matanda. Sa puntong ito, ay isinarado na ni Abong ang binabasang bold na magazine. Ako? Bibili ng gayuma? Sa gwapo kong ito. Kita mo naman na marami na akong nadalang magagandang babae rito sa bahay eh. Tapos sasabihin mo bumibili ako ng gayuma? Eh, Lo, tinatanong nga kita. Hindi ko sinabi na bumili ka nga. Ang sa akin lang eh. Gusto kong malaman kung meron ba akong hindi nalalaman sa ginagawa niyo. Mahinahon na sabi pa ni Patrick. Hindi ako bumili ng gayuma. Kaya lang naman ako nasa Quiapo doon eh dahil nakipagkita ko sa isang babae. Naintriga lang ako sa mga tindero kaya napatingin ako sa gayuma. Eh bakit naman ako bibili noon? Eh alam mo naman na kahit matanda na ako eh gwapo pa rin ako. Hindi ko na kailangan yon. Mga pangit lang ang gumagamit noon, gaya ng ginawa ng umagaw sa lola mo. Natatawa pang sabi ng matanda. Eh, sigurado ka na yung mga dinadala mo rito eh, diskarte lang ang ginagamit mo at hindi gayuma? Naku naman ang kulit mo naman, Patrick. Hindi nga ako bibili ng gayon. Umbangin kita dyan, makita mo. Bago pa sila mag-away, tinigilan na ni Patrick ang usapan na yon. Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang lolo. Alam niya na mataas ang pride nito at masyadong bilib sa kagwapuhan. Dahilan para hindi ito sumubok ng kahit na anong uri ng gayuma. Isang linggo ang nakalipas. Nagsimula na rin ang sem break ni Patrick.
ilalaan niya sana ang unang araw sa pagpapahinga. Kaso, naalala niya na kailangan niya palang samahan ang kaibigan sa Quiapo. Mag-iisang oras na siyang naghihintay sa isang bulok na waiting shed. Mga ilang sandali lang ay natanong na niya si JB. Magagalit sana siya kaso nga lang ay may dalang pagkain ng binata. Agad silang sumakay ng jeep. Sa biyahe na sila kumain. Kinukondisyon ni Patrick ang utak niya sa kabaliwan na gagawin ni JB. Sasakyan na lamang niya yon bilang pagsuporta. Isa pa, curious din si Patrick kung totoo ba talaga ang gayuma o hindi. Pagkarating nila sa Quiapo, ay may nakausap agad sila. Isang matandang babae na may pwesto sa isang iskinita. Puti na ang buhok ng babae, pero malakas-lakas pa naman at matalas pa ang pandinig. Magandang hapon po, Nay! Bati ni JB sa matanda. Huwag mo kong tawaging Nay kung hindi kita anak. Tawagin mo lang akong Aling Susan. Wika ng matanda. Nandito po kami para bumili sana ng gayuma. Meron po ba kayo dyan? Bibili po ako kahit na magkano. Nakangiting sabi ni JB. Pinagmasdan ng matanda si JB. Sinuri nito ang binata mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ng bagyang pagkailang si JB ngunit hindi na lamang niya inintindi yon. Aling Susan, ito kasing kaibigan ko, pinagpalit ng ex niya sa mas gwapo sa kanya. Gusto sana niyang bumalik yung ex niya sa kanya. Matutulungan niyo po ba siya? Tanong ni Patrick sa matanda. Siniko naman siya ni JB para senya sana wag na lang makialam. 3,000, sabi ng matanda. Nalula si Patrick sa presyo, pero si JB ay parang wala lang ang ganung kalaking pera. Sige po, bibili po ako. Pwede po, ipaliwanag niyo na lang kung ano po yung gagawin ko. Nasasabik na sabi ni JB. Bakas na bakas sa mukha nito ang kaligayahan. May dinukot sa bulsa si Aling Susan na isang butelya. Makinig ka sa mga sasabihin ko. Sa oras na magkamali ka, wala na akong pakialam sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo! Umupo ang matanda at sandaling uminom ng tsaa. Ang gayumang ito ay magagamit lang sa loob ng 2 araw. Sa oras na hawakan mo na ito, itatakbo na ang oras mo. Sakaling hindi mo ito magamit sa sinasabi mong babae at lumagpas ka sa 2 araw, hindi na ito iepekto. Saad na matandang si Susan, nangingiti pang umayos ng upo si JB. Isang kutsara nito ang ilagay mo sa inumin o kaya sa pagkain niya. Ilalagay mo lamang ito kapag alas 10 na ng gabi. Sa ganong oras mo lang ito pwedeng gamitin. Huwag ka nang magtanong kung bakit. Basta, sumunod ka na lamang. At ito pa ang tatandaan mo. Bawal na marami at bawal din na kaunti. Ano mang hindi balanse, makakasama. O kaya naman ay walang maidudulot na ayon sa kagustuhan mo. Bago mo pa inumin ang biktima mo ng gayuma, siguraduhin mo lang na hindi siya papasok ng simbahan sa loob ng 3 araw. Dahil kapag nagawa mo ang lahat ng sinabi ko, ay epekto ang gayuma. Sabi ni Aling Susan, napapasalubong na lang ng kilay si Patrick. Palagay niya ay inuuto lamang ng matanda ang kanyang kaibigan. Sige po, bibili ko na po. Walang pagdadalawang isip na inabot ni JB ang bayad sa gayuma. Nang magkasundo na, ay pinalabas na rin sila ng matanda. Hindi pa sila nakakalayo ay napansin ni Patrick na tila pumasok ang lolo niya sa iskinita. Pero
iniisip na lang niya na baka namalikmata siya o kaya naman ay kamukha lang yon ng lolo niya. Habang nasa biyahe pa uwi ay tuwang-tuwa si JB habang pinagmamasda ng botelya. Para sa binata ay yun na ang simula ng pagbabalikan nila ng babaeng si Jenica. Samantala, hindi pa rin kumbinsido si Patrick na gagana nga talaga ang gayuma. Pero hinayaan na lamang niya si JB sa kabaliwan nito. Ika nga niya, tatawanan na lang niya si JB kapag pumalpak ang gayuma. Lumipas ang tatlong araw, muling kumontak sa kanya si JB. Abala si Patrick sa pagsusulat noon pero mas pinili niyang kausapin ang kaibigan. Oh, JB, hello. Bungad ni Patrick sa kabilang linya. Umiiyak na naman ang kaibigan na si JB na siyang nagdulot ng pagkairita kay Patrick. Bro, hindi umepekto yung gayuma. Na food poison pa si Jenica. Buti na lang di niya alam na may nilagay ako. Bro, anong gagawin ko? May mali yata sa ginawa ko eh. Sabi ni JB. Yan kasi sinasabi ko sa iyo eh. Ilang beses ko bang sinasabi sa iyo na hindi totoo yung mga gayuma na yan? Kalokohan lang yan. Magsi ka na nga lang kasi sa katotohanan na hindi ka na gusto ni Jenica. Bad trip naman oh. Patabog na pinatay ni Patrick ang tawag. Hindi na niya namalaya na nakatingin na pala sa kanya ang lolo niya na nakatayo sa pinto ng kusina. Totoo ang gayuma po. Panimula ng matandang si Abong. Naglakad ito at tumupo sa sofa nilang tila nagkakausok kapag pinapagpag dahil sa dami na ng alikabok. Yung kwento ko na nagayuma ang lola mo, totoo yan na po. Alam ko mahirap paniwalaan pero sa henerasyon namin eh talamak yon. Ginagamit yon ng mga taong desperado nang makuha ang taong gusto nila. Kaya ng kaibigan mo. Ngumisi si Patrick. At gaya mo rin, lo? Nagtaka ang matanda at napangiti ng pilit. Gaya ko? Bakit? Lo, alam kong ikaw yung nakita kong pumasok doon kay Aling Susan na binilhan namin ng gayuma. Eh, sino bang gagayumahin mo? Masungit na tanong ng binata. Wala naman akong biniling gayuma. At saka, hindi ako yon. Maniwala ka po. Ay nako, bahala ka na nga lo. Hindi na kita pakikialaman. Gayumahin mo kung sinong gusto mo. Basta, huwag kang iiyak gaya ni JB ha, kapag pumalpak yung gayuma na yan. Labas na ako dyan. O sige, bibili lang po ako ng merienda. Hindi na hinintay pa ni Patrick na makatugo ng kanyang lolo Abong. Lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa tindahan. Nang pabalik na siya, ay napadaan siya sa tinitirhan ng babaeng si Rose, ang babaeng crush ng bayan. Napatigil siya doon dahil may nakita siyang mga tao sa labas. Nakichismis siya at narinig niya sa mga taong naroon kung ano ang nangyayari. Sabi sa chismis, isang linggo nang sinasapian niyang si Rose. Kawawa naman! Demonyo naman kasi yung sumasapi. Buti sana kung simpleng kaluluwa lang. Demonyong araw! Nako, tumawag na lang ng mga manggagamot! Sabi ng tatlong chismosa na naroroon. Natuon ang atensyon ng lahat nang marinig nila ang malakas na sigaw ng dalagang si Rose. Maya-maya lang, nagtakbuhan na lang ang mga nasa loob ng bahay. Naalarma na rin ang mga tao kung kaya't nagsilayuan na ang mga yon. Hindi man naniniwala sa mga ganoong bagay si Patrick, pero hindi niya naman maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng kaba sa oras na yon. Pinagsawalang bahala na lamang niya yon at umuwi sa kanilang bahay. Tinuon na lamang ni Patrick ang atensyon sa paggawa ng mga project na ipapasa sa pagbabalik ng pasukan. Bandang alas 10 ng gabi,
nakitang nagmamadaling lumabas ang kanyang lolo Abong. Tinanong niya yun pero mukhang hindi siya nito narinig. Hindi malaman ni Patrick kung bakit niya naisip sundan ng lolo. Palagay niya kasi ay may kung anong pupuntahan si Abong. Nagdulot ito ng pag-aalala sa binata kaya pansamantala niyang itinigil ang ginagawa. Pagliko niya sa kanang kanto ay nagtaka siya dahil nawala na sa paningin niya ang matanda. Namalayan na lang ni Patrick na nasa tapat na pala siya ng bahay ni Rose. Sa pagkakaalam ni Patrick, itinali sa haligi si Rose ng kanyang pamilya. Gawa nga na nagwawala ito dahil di umano sa sumaping demonyo sa dalaga. Sumilip ang binata sa bahay. Wala nang katao-tao doon ngunit bukas ang ilaw at bukas din ang gate. Mukhang nilayasan na ng mga kamag-anak ang dalaga. Napailing na lamang si Patrick. Aalis na sana siya pero nagulat siya nang lumabas ang kanyang lolo galing sa bahay na yon. Lo, anong ginagawa mo dyan? Nababahalang wika ni Patrick dahil sa pangambang mapagbintangang magnanakaw ang matanda. Hindi nakapagsalita si Abong. Dali-dali namang dinala ni Patrick ang kanyang lolo sa lugar na walang makakarinig sa kanila. Ano lo? Anong ginagawa mo dun? Pag-uulit ni Patrick. Nahihiyang tumingin sa kanya si Abong at may tinatago pa ito sa likuran. Ano yan, lo? Ano yan sa likuran mo? Patingin nga. Inabot ni Patrick ang kamay ng matanda at nakuha niya roon ng botelya. Kagayang kagaya yon sa botelya na meron si JB. Kaya alam kagad ni Patrick kung para saan yon. Oh, akala ko ba hindi ka bumili ng ganito? Nang gayuman na to? Eh, wala eh. Hindi ko madaan sa diskarte si Rose. Kaya ito, kapit na muna ang lolo mo sa gayuma. Ay naku, sakit mo sa ulo, lo. Bakit ka ba bumili ng ganito? Para lang sa babae? Apo, hindi mo ako maiintindihan kasi wala ka pang syota. At saka, bakit maganyan ang reaksyon mo? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa gayuma? Tanong ng matanda. Ang sinasabi ko lang, lo, gumastos ka para sa walang kakwenta-kwentang bagay? Nagsasayang ka ng pera eh. Huwag mo akong tataasan ng boses. Ikaw, Patrick Pansiko, ay lagi ka nalang galit. Ano naman kung gumastos ako ng ganito? Eh, matanda na naman ako. Baka nga, sunod na buwan eh, wala na ako. Tapos pinipigilan mo ako sa gusto ko. Anong gagawin ko sa pera ko? Eh di siyempre, waldasin. Hayaan mo na ako. Total, sabi mo naman eh, di naman e-epekto ang gayuma. Eh di, huwag mo na estresin ang sarili mo. Hintayin mo na lang na pumalbak ako. Bumuntong hininga si Patrick. Bigla na lang sumakit ang ulo niya dahil sa kakulitan ng matanda. Ay nako, ito naman si Lolo. Akala mo ba ayaw kitang maging masaya? Ayaw ko lang na magsasayang ka ng pera para sa walang kasiguraduhan. Eh, pasensya ka na po. Gusto ko lang naman malaman kung ano ang saya na may nagayuma. Kagaya ng saya ng gumayuma sa lola mo. Sandaling natahimik ang dalawa. Biglang humangin ng malakas sa tila nagkailangan ng maglolo. Lumipas lang ang isang minuto, naisipan na rin ni Abong na basagin ang katahimikan. Pero kanina apo, alam mo, pagpasok ko sa bahay nila, bakit kaya nakatali si Rose? Buti ka mo may dala kong pagkain. Gutom na gutom eh. Pero siyempre, may gayuma na yon. Wika ng matanda. Hindi mo ba alam ang nangyayari kay Rose ngayon, lo? Sinasapian kanina si Rose. Yun ang daylan kung bakit siya nakatali ngayon. Sabi ni Patrick. Eh, normal naman siya. Ngayon normal. Pero baka mamaya, sapian na naman. Ay naku, lo. Muwi na nga lang tayo. Nauna nang naglakad paalis ang binata.
Sumunod na lang din ang matandang si Abong. Napalingon pa siya sa bahay nila Rose. Sa hindi malamang dahilan, may naramdamang kakaiba ang matanda. Kung ano yun ay hindi niya alam. Basta, bigla na lamang nagtayuan ang kanyang balahibo. 5 araw ang nakalipas ay naging abala ang maglolo sa pagluluto. Piyesta na kasi sa kanilang lugar at taon-taon ay nakagawian na ng 2 na maghanda. Wala naman silang maraming bisita. Sadyang natutuwa lamang si Abong kapag maraming nakahain na pagkain sa lamesa. Sino ba sa mga babae mong darating mamaya, lo? Tanong ni Patrick sa matanda. Apo, wala ka bang napapansin? Sa loob ng 5 araw wala akong dinadalang babae. Ibig sabihin nun, nagbabago na ako. Masayang sabi ng matanda na taas noo pang nagmamalaki. We, baka mamaya pagpasok ka na ulit, maging babaero ka na naman. Pabirong sabi naman ni Patrick habang inaayos ang mga puto sa bilao. Maniwala ka po, walang pupuntang babae ngayon. Tayong 2 lang sa pamamahay na ito. Masaya na ako na ikaw lang at ako nandito. Sus, drama mo naman lo. Ika nga, payakap. Niyakap na lamang ni Patrick ang kanyang lolo. Naging masaya at mapayapa ang pagdiriwang nila ng piyesta. May ilang mga naging bisita na sumaglit lang at umalis na rin kaagad. May mga nagpaparadang nakikikain din na maluwag din nilang tinanggap. Puno ng kaligayahan ng 2 hanggang sa sumapit ang gabi. Magkaharap ang lolo sa isang lamesa habang kumakain at tumutungga ng alak. Ilang sandali lamang ay nagulat si Patrick, pati na si Lolo Abong nang may babaeng pumasok sa kanilang gate. Napakaganda nito at ang aliwalas na mukha. Lo, si Rose? Naudlot na ang sasabihin ni Patrick habang si Abong naman ay hindi na nakapagsalita nang biglang lumapit sa kanya ang babae. Hinalikan ng dalagang si Rose ang matandang si Abong. Matagal ang ginawa nitong paghalik na halos kapusin na sa hininga ang matanda. Sandali, bakit mo ginawa yon? Nagtatakang tanong ni Abong. Nakalimutan mo na ba na mahal mo ako at mahal din kita? Kumandong ang babae sa matanda. Tumingin si Abong kay Patrick at sumenyas na mukhang gumagana na ang gayuma. Naloko na. Sambit na lamang ni Patrick. Tumambay sa bahay nila si Rose nung gabing yon. Walang masabi si Patrick dahil hindi inakala na nangyayari na ang ayaw niyang paniwalaan. Sa kanyang mismong harapan ay nakikita niya ang paglingkis ni Rose sa kanyang lolo. Parang nabubuang ang babae sa kakahalik sa lolo niya. Napapainom na lang ng tubig si Patrick habang nasasaksihan yon. Hindi pa nakontento ang babae at hinila na sa loob ng silid ang matanda. Doon napatunayan ni Patrick na totoo nga ang gayuma. Baka tanga nga lang talaga itong si JB, hindi sinunod yung instruction. Sabi na lamang ni Patrick. Kahit nabibigla sa mga nangyayari ay hinayaan na lamang ni Patrick ang kanyang lolo. Tanggap na niya na kahit anong gawin niya, hindi na talaga magbabago ang matanda. Katwiran niya sa sarili, mas mainam nang maranasan ng lolo niya ang lahat ng sarap bago man lang ito mawala sa mundo. Dahil sa pagod at espiritu na rin ng alak, hindi na namalayan ni Patrick na nakaidlip na pala siya sa maalikabok nilang sofa. Nagising na lang siya nang marinig ang malalakas na kalabog sa kwarto ng kanyang lolo. Sinundan pa yon ng mga sigaw ng matanda na parabang nahihirapan na. Dali-daling bumangon si Patrick at binuksan ang pintuan ng silid. Bumungad sa kanya ang kanyang lolo Abong na pinapaibabawa ng dalagang si Rose. Umiiyak na ang matanda habang nagmamakaawa sa babae na tumigil na.
Pakiusap, Ross. Tama na. 5 oras na tayong nagtatalik eh. Mamamatay na ako sa pagod. Uy, umalis ka nga dyan. Sigaw ni Patrick sa babaeng si Rose. Sandaling huminto ang babae sa pagbayo. Nanlilisik ang mata nitong tumingin kay Patrick. Ngumiti yun ng nakakaloko dahilan para mangilabot ang kanyang sistema. Hindi tumigil si Rose. Patuloy lang ito sa pagbayo. Napilitan na si Patrick na makialam. Mabilis siyang tumakbo at itinulak ang babae papunta sa kabilang parte ng kama. Nang makabuelo ay tinulungan niyang makabangon ng matanda. Inalalayan niyang makapagsuot ito ng damit na pambaba. Apo, iba yata ang epekto ng gayuma sa kanya. Kita mo naman, oh, parang demonyo yung siraulong yan. Nautal-utal ang tinig ng matanda. Hoy Rose, ikaw ba ba yan? Tanong ni Patrick sa babae habang nagbibihis yon. Tumawa ang babae. Ibang-iba na ang tinig nito. Si Rose! Wala na si Rose! Ako na ang may-ari ng katawang ito! Kaya abong, halika! Ituloy na natin ang ginagawa natin. Di ba gustong-gusto mo ang katawan na ito? Dahan-dahan nang lumapit sa kanila ang babaeng si Rose. Dinampot naman ni Patrick ang mga rosaryo na nakasabit sa dingding. Inihagis niya yon dahilan para mailang na lumapit si Rose sa kanila. Tara na, Lo! Bilis! Mabilis silang lumabas ng bahay na yon. Nang may mapadaan na tricycle ay agad silang sumakay. Habol ang hininga ng dalawa, lalo na ang matanda. Mabuti na lang ay malakas-lakas pa ang katawan nito at walang iniindang sakit. Dahil kung nagkataon, natigok na ito sa pagtatalik pa lamang nila ni Rose. Lo, anong nangyari? Bakit ganun si Rose? Akala ko ba gayuma lang? Bakit parang naulol yun, ha? Hingal na tanong ni Patrick. Eh, hindi ko alam. Mabuti pa, pumunta tayo kay Susan. Baka alam niya kung ano yung nangyari. Matutulungan niya tayo. Sabi naman na matanda. Bumiyahe sila patungong Quiapo kahit sobrang alanganin sa oras. 3:00 na rin kasi na madaling araw yon. Pagdating nila sa bahay ni Susan, nasaktuhan nila na nagpapakulo ito ng tubig sa tapat ng bahay. Dali-daling lumapit ang dalawa sa ali. Ano ka ba, Tiburcio? Ganitong oras pupunta ka dito. Ang kulit mo! Sabi ng ali. Bakit alam niya yung totoo mong pangalan? Makakilala ba kayo, Lo? Nagtataka namang sabi ni Patrick. Kaklase ko yan dati nung kolehiyo. Eh basta, ano, Susan, tulungan mo ako. May kakaibang nangyari sa epekto ng gayuma. Napatigil ang ali sa ginagawa nito. Anong sabi mo? Iba ang epekto? Oo, ibang-iba. Sinunod ko naman ang mga sinabi mo. Wala akong kinalimutan. Lahat na gawa ko ng tama. Pero nagtataka ako, itong si Rose, parang nababaliw. Nandilisik ang mga mata. Ang boses niya ay nag-iba, parang naging lalaki. Ay basta, ano, nakakatakot siya. Parang hindi siya si Rose na pinagpapantasyahan ko. Salaysay ni Abong. Napaisip si Aling Susan. Sa buong buhay kasi nito ay yun ang unang beses na may ganoong nangyari. Sabihin mo sa akin, nung hinalo mo ba yung gayuma sa kanyang pagkain eh, hindi siya nanggaling sa simbahan? Tanong ni Aling Susan na salubong na ang kilay sa kakaisip. Hindi, ilang araw ko siyang minamanmanan. Hindi naman siya nalabas ng bahay nila. Kasi bago ko siya gayumahin, ang sabi ng mga taga roon eh, sinapian yon. Kaya nakatali lang siya sa kanila. Malabong magsimba yon. Sabi ni Abong, nanlaki ang mata ni Aling Susan. Binatukan nito si Abong ng malakas. Rico, bakit naman? Napasandal pa ang matanda sa kanyang apo. Inutil ka talaga. Bakit mo naman kasi ginayuma ang taong sinasapian pala ng elemento? Tanga! Napailing at bumuntong hininga ang ali.
Eh, wala ka namang sinasabi na bawal pala yon. Wala ka bang common sense, Tiburcio? Ang ginagayuma mo ay ang kaluluwa ng isang tao, hindi ang katawan. Dahil may ibang nakasapi sa katawan ng ginayuma mo, ibang kaluluwa ang nakatikim ng gayuma. Diyos ko po, Tiburcio, tumanda na lang tayo lahat-lahat eh. Hindi ka pa rin gumagamit ng utak pa. Binatupa ni Susan ang tsinela si Abong. Sandali lang po. Mawalang galang na po ah. Pero ano po yung pwede natin gawin para makabalik sa dati si Rose? Tanong naman ni Patrick. Sasagot na sana si Aling Susan nang biglang makita nila si Rose sa kanto ng eskinita. Takang-taka ang magdolo kung papaano sila nasundan ng babaeng yon. Yan ba yung babae? Tanong ni Aling Susan. Oo, ayan nga. Maganda, hindi ba? Oh. Sagot naman ni Abong. Dali, pumasok na tayo sa bahay ka. Mabilis silang pumasok sa loob. Isinarado nila ang pinto. May mga kinuwang kagamitan si Aling Susan. Tiburcio, akin na ang kamay mo. Saplitang inabot ng ali ang kamay ni Abong. Itinapat nito ang palad na matanda sa maliit na planggana na pinakuluan ng tubig na may luya at tanglad. Nagulat na lamang si Abong ng sugatan ni Aling Susan ang palad niya. Ipinatak ang dugo sa planggana. Dala mo ba yung gayuma? Oo, eto. Agad na inabot ni Abong ang botelya. Binuhos agad sa planggana ni Aling Susan ang natitirang gayuma. Inaluhalo niya yon hanggang sa maramdaman na nila na nasa tapat na si Rose. Abong, halika! Tikman mo ako! Sigaw ni Rose sa labas sa tinig ng isang lalaki. Yan ang napapala ng mga babaera. Pasalamat ka, crush kita noon kaya tutulungan kita ngayon. Napasalubong na lang ang kilay ni Patrick nang marinig yon. Pero hinayaan na lang niya, ang mahalaga sa binata ay maibalik sa dati ang lahat. Iha, buksan mo ang pinto. Pilitin mo siyang hawakan. Ipapainom ko sa kanya ng pwersa nitong nasa planggana. Kaya mo ba yon, iha? Tanong ng ali kay Patrick. Opo, kaya ko po. Sabi ni Patrick, ngunit sa kaloob-looban ng lalaki ay labis ang kanyang kaba. Sinunod ni Patrick ang sinabi ni Aling Susan. Pagbukas niya ng pinto ay agad na dinamba ni Rose si Abong. Hahawakan pa lang sana ni Rose ang babae ngunit hinawi lang siya nito. Bumalandra si Patrick sa dingding. Malakas ang babae. Batid ng ali na isang demonyo ang nagayuman ni Abong. Hahawakan din sana ni Abong ang babae ngunit hindi yon kayang itulak. Nasa ibabaw na siya ni Rose at sapilitang binubuksan ang kanyang zipper. Sa pangalawang pagkakataon, muling sinubukan ni Patrick na hawakan ang babae. Nagawa niyang ipulupot ang bisig niya sa liig ng babae. Sige na po! Sigaw ni Patrick sa ali. Dali-daling lumapit ang ali. Pumapalag pa ang babae. Pero sinabitan yon ni Aling Susan ng rosaryo. Nang makakuha na ng tiyempo ay ibinuhos na ng ali ang laman ng planggana sa bibig ni Rose. Bumalandra na naman si Patrick nang itaboy siya ni Rose. Habang ang matandang si Susan naman ay tinulak din ng malakas. Nagkalaglagan pa ang mga kaldero at ilang kagamitan. Rose, huwag mo silang idamay! Ako ang gumayuma sa iyo! Sigaw na matandang si Abong. Lumingon sa kanya ang babaeng si Rose at muling umibabaw. Ngunit sa pagkakataong yun, pinagsasasampal at pinagsususuntok na siya ni Rose. Makilang ulit na tinamaan si Abong sa mukha, kung kaya't nakaramdam agad ito ng hilo. Nang makabangon si Patrick, ay buong puwersa niyang hinila si Rose palayo. Lalapit pa sana ulit ang babae ngunit bigla na lang itong nawalan ng malay. Lo! Inalalayan ni Patrick na makatayo ang kanyang lolo.
habang si Aling Susan naman ay lumapit na lang din sa kanila. Umalis na ang demonyong nakasapi sa katawan ng babae. Burado na rin ang epekto ng gayuma. Sabi ni Aling Susan, nakahinga naman ng maluwag ang maglolo. Nung oras na yon ay nagising din si Rose. Nagawa naman nilang ipaliwanag ang lahat sa babae. Naunawaan din naman agad ito ni Rose dahil alam din niya na may kakaibang nangyayari sa sarili. Humingi naman ang paumanhin na matandang si Abong sa babae. Mabuti na lang ay nagawa pa siya nitong patawarin. Umayos ka na kasi, Tiburcio. Kita mo kung anong nangyari sa kalokohan mo. Pati itong mga bata ay dinadamay mo. Matanda ka na. Tigilan mo na ang pagiging babaero. Sermon sa kanya ni Aling Susan. Napapakamot na lang sa ulo si Abong at umakbay sa kanyang apo na si Patrick. Tama si Aling Susan, Lo. Magbago ka na. Para naman mas sumaba pa ang buhay mo. Gatong naman ni Patrick. Sa mga nangyari, natutunan ni Patrick na ang pag-ibig ay hindi pala maaaring pilitin. Lahat ng bagay o tao sa mundo na sa palitang kinuha, nagkakaroon pala ito ng masamang epekto. Tinatak ni Patrick sa kanyang isipan na kahit kailan, hindi niya hahayaang mahumaling sa mga bagay na makakasira sa sinserong pag-ibig. Mas gugustuhin na lamang niyang umiyak ng paulit-ulit kesa naman manggayuma ng isa pang babae. Wakas!